Salamat sa Diyos at sa inyong mga panalangin sapagkat ang bulkang Taal ay hindi na nagbubuga ng ash o abong delikado sa ating kalusugan. Subalit, sabi po ng mga otoridad ay nagbabadya pa rin ang napipintong pagsabog ng bulkang Taal anumang oras. Kaya patuloy pa rin po tayong manalangin. Kanina lamang po ay headline sa balita, isang bata ang tinamaan ng polio sa may parting Quezon City. At siya namang kinumpirma ng RITM o Research Institute for Tropical Medicine. At dagli ang nagbigay ng babala ang ating kagawaran sa mga parting Metro Manila at Mindanao. Ngayon ay ibabahagi na naman natin sa inyo ang ilang halaman na makatutulong upang mapalakas ang ating immune system, lalo na po sa mga kabataan, laban sa polio. Ano nga ba ang polio? Ito po ay isang virus na nagiging sanhi ng poliomyelitis at sa mga kabataan, ito ay tinaguriang infantile paralysis. Ito po ay nakahahawang sakit. Apektado nito ang utak, spinal cord. Ang karaniwang simptomas ng polio ay pagkapagod, masamang pakiramdam na parang masusuka, sore throat, masakit ang ulo, masakit ang tiyan. Sa kaso ng non-paralytic polio, pinakamalala dyan yung meningitis, then muscle tenderness and spasm. Paninigas ng mga braso at binti, pangingirot ng liig at likod. Sa kaso naman ng paralytic polio ay loss of reflex, matinding paninigas ng mga kalamnan, flappy limbs o yung parang akala mo'y lantang gulay yung kanyang mga binti na nauwi sa deformities o wala na sa tamang itsura. Meron namang kaso na kung tawagin ay post-polio syndrome. Dito naman nangyayari yung panghihina ng mga muscle at ng kasukasuan. Nakakaranas din ng mga pagkirot sa mga kalamnan. Madaling mapagod, may kahirapan sa paghinga at paglunok. Mabilis ginawin, nagkakaroon ng memory problem, hindi makapag-concentrate, depression at problema sa pagtulog. Ang halaman pong ibabahagi natin ay matatagpuan po sa Central Luzon, Lubang, Mindoro, Cuyo, Leyte, Panay, and Bantayan Island. At ayon po sa pag-aaral, ang halamang ito ay anti-diabetic, anti-hyperlipidemic o may kinalaman sa blood cholesterol, at anti-malaria properties. Ang bahaging gagamitin lamang po para sa kontrapolio ay ang dahon. Babala po sapagkat ang prutas nito ay may taglay na lason. Kaya ang dahon lamang po ang gagamitin. Sa bansang Yunnan, China, ang Hani ethnic tribe ay ginagamit po ang mga dahon nito. Ito po ay kanilang dinudurog, dinidikdik, at itinatapal po sa bahaging apektado ng polio. Kung anuman pong bahagi ng katawan yung nananakit dahil sa pagsumpong, pag-atake ng polio, yan pong dinikdik na dahon na yan ng halaman ang gagamitin po bilang dressing o pantapal. Inuulit ko po, ang gagamitin lamang ay ang dahon, didikdikin at siyang ipantatapal sa mga bahaging kumikirot dahil sa polio. Ang halamang aking binabanggit, ang pangalan niya sa Katagalugan ay Gikos, Gikos, Guraikan, Hamababaw, Kamagsa, Tagilis, at sa Bisaya, Hamababaw o Hamababao. Sa Pampanga at sa Bisaya, Magtabig. Sa Ibanag, Paraga Uuk
at sa English, big leaf ruru, cow vine. At yan po ang unang bahagi ng halamang ibabahagi natin para sa problema o kondisyon ng polio. Be safe, God bless, stay healthy, and to God be the glory.